70 years old na si Lola Amelita pero isa siya sa 2,500 na Marcos supporters na nagpunta sa Inares Sports Center sa Pasig City kahapon. Mula sa Tondo, sumakay pa ng Grab si Lola Amelita makarating lang sa 90th birthday celebration ng dating First Lady Imelda Marcos. Ay, masaya kami dun eh. Gusto namin pumunta talaga. Kahit hindi kami payagan ng mga ng aming anak kasi nga kapapanganak ng anak ko. Pumunta pa rin ako. Opo. Eh gusto kong makita si Ma'am. Opo. Matagal si Madam. Tsaka gusto ko naman din mabati siya ng birthday. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pala si Lola Amelita sa tatamaan ng food poisoning sa celebration kahapon. Ngayon ay nasa pangangalaga siya ng Pasig City General Hospital. Ikinasama ng tiyan ng 270 katao ang adobong manok na may itlog na pakain kahapon. Pero kahit na nagkasakit, wala naman daw sinisisi si Lola Amelita sa pangyayari at may mensahe pa siya para sa dating First Lady. Lahat kami nakapula. Ang ganda nga namin noon kahapon eh. Kaya lang, yun nga lang nagkagano. Hindi naman namin lahat kagustuhan. Wala namang may gusto sa mga ganyan. Kahit ako, hindi ko alam na magkakaganyan kami. Ma'am Imelda, huwag na po kayo mag-alala. Magaling na po kami. Yun lang. Huwag na po kayo mag-alala. Magaling na po kami. Karamihan sa 217 pasyenteng isinugod sa ospital kahapon ay na-discharge na. May mga mangilan-ilan na lang naiwan tulad dito sa Pasig City General Hospital na meron pang 7 pasyente. Kaya po naman sila na-admit pa hanggang sa ngayon kasi nag-LBM pa ho. So yung doktor nila nag-require na to undergo fecalysis test sa laboratory at on antibiotic and IV fluid. Ilan po ang pinaka-latest na ngayon. Ang average na bill ng isang pasyente aabot daw sa 1,800 pesos. Ayon sa Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 270 katao ang isinugod kahapon sa 10 ospital malapit sa Pasig City. To make it clear, syempre, sinagot po ng organizer lahat ng bills ng ating mga patients. Yun naman po yung commitment nila. Investigation is being conducted by the police and City Health Office. May an instruction na rin si Secretary Duque about that. Pero sa health na lang po yung makakabigay ng information about that. And nagpadala sila ng sample sa FDA para ma-review or ma-check. Kahapon, ipinag-utos na ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagsusuri ng food sample at water sample mula sa event. Pero maaari raw tumagal ng 3 hanggang 4 na araw ang investigation. Ayon naman sa Eastern Police District na may jurisdiction sa Pasig City, patuloy ang investigasyon sa kaso. A certain Loida Hernandez delivered the food to the event, according to Police Senior Master Sergeant Rolando Anseno Jr. Yung pagkain na sinasabing dinonate niya, dinonate lang din, which is siyang na ito ka na mag-handle para i-deliver at i-distribute dun sa event. Hindi daw sa kanya galing talaga yon. Kung meron talaga pagkukulang o pagkakamali yung gumawa, which is sinalam pa natin kung sino, then possible naman sila masampahan ng kaso. In a statement, former Senator Bongbong Marcos apologized to those who were affected by the incident. Tinutulungan na daw nila ang mga ito. Patuloy ang imbestigasyon sa insidenteng ito. I'm Anthony Esguera and I stand for truth.